Malalim na ang gabi at nadaanan ni Ming na bukas pa ang art room nito. Nagtatrabaho pa si Magnus kaya nagpasya siya na ipagtimpla ito ng gatas dahil noong silipin niya ito kanina ay parang pagod na ito. Pumasok si Ming sa loob ng silid. May tinimpla po akong gatas para sa inyo. Hindi kumibuwa si Magnus at binalik ng atensyon sa pinipaint. Naglakad naman si Ming palapit kay Magnus tsaka nilapag niya sa may tabi nito ang gatas. Tiningnan niya ng mabuti ang pinipinta ni Magnus. Hindi niya maintindihan kung anong klase yon pero may mabigat na pakiramdam si Ming sa painting na yon. Maganda naman ang painting at sobrang talented ni Magnus. Pero hindi niya maintindihan kung bakit ganito ang nararamdaman niya. Bakit gising ka pa? Sakalang inalis ni Ming ang tingin niya sa painting na magtanong si Magnus. Hindi po kasi ako makatulog. Nadaanan ko po na nakabukas ang art room ninyo kanina kaya napagtanto ko po nagising pa po kayo kaya pinagtimpla ko na po kayo ng gatas. Bakit hindi ka makatulog? Po? May bumabagabag ba sa'yo? Ha? Wala naman po. Sadyang hindi lang po ako dinadalaw ng antok. Kayo po, bakit gising pa po kayo? Hindi rin ako makatulog. Bakit po, sir? May bumabagabag din po ba sa inyo? Marami. Po? Tiningala siya ni Magnus. Ang luntian nito mga mata ay diretso na nakatitig sa mga mata niya. Bago ka pa lang sa channel nito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Nag-iisang anak lamang si Ming de la Silva. Ang kanyang mga magulang ay mga magsasaka at dahil sa hirap ng buhay ay hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral at nagsimula na agad na magtrabaho bilang isang kasambahay ng isang mayamang pamilya sa kanilang probinsya. Ngunit nagkaroon ng sakit ang kanyang ama at malaman nila na malubha na ang sakit nito ay nagpasya si Ming na lumuwas sa Maynila para doon siya makipagsapalaran. Kailangan kasi nila ng malaking halaga para maagapan ang sakit sa baga ng papa niya at hindi na lumala pa. Kahit na mahirap kay Ming ang malayo sa mga magulang niya, ay nilakasan niya ang loob niya dahil ang gagawin niyang to ay para lang din sa kanila. Magandang umaga po ma'am, ako nga po pala si Ming de la Silva. Ako po ang bagong magiging yaya dito. Magalang na nagpakilala si Ming sa isang matandang babae sa mansyon. Oh, ikaw na palang magiging kapalit ni Andeng. Mabuti naman at nandito ka na iha, kahapon pa kita hinihintay. Pasensya na po ako na antalang pagdating ko. May bagyo po kasi nung umalis ako sa probinsya namin kaya po na-stranded po kami sa port. Naku, ayos lang yun, iha. Halika't ipapakilala kita sa batang aalagaan mo. Sinundan ni Ming ang matanda na nagpakilalang si Manang Rosario at habang nakasunod siya ay ginagala niya naman ang tingin niya sa loob ng mansyon. Napakalaki at ganda ng mansyon na ito. Habang nasa labas siya kanina, ay iniisip ni Ming na baka prinsipe at prinsesa ang mga nakatira sa mansyon na to dahil mukhang isang palasyo ang ganda ng bahay. Ming, ito si Hugo Vitale. Siya ang batang kailangan mong alagaan at bantayan. Nag-iisa lamang siya na kailangan mong alagaan kaya sigurado ako na hindi naman magiging mahirap sa'yo yun. Opo. Ngumiti si Ming kay Manang Rosa bago binalingan ang batang lalaki na kailangan niyang alagaan. Hi, ako nga pala magiging bagong yaya mo. Tawagin mo na lang ako na Yaya Ming. Hindi naman kumibo ang bata at nagpatuloy lang sa paglalaro ng toy car nito. Nagtataka naman na tiningnan naman ni Ming si Manang Rosario. Hindi talaga pala salita ang batang to. Naririnig lang namin siya magsalita kung nandito ang ama niya pero mabait at masunurin naman siya. Ang mabuti pa ay dadalhin na kita sa magiging silid mo para maayos mo ng mga gamit mo dahil maya-maya lang ay darating na si Sir Magnus. Bago nila iniwan si Hugo sa playroom nito ay nagpaalam muna sila dito at hindi naman ito sumagot sa kanila.
Habang naglalakad sila patungo sa kanyang magiging kwarto ay sinabi sa kanya ni Manang Rosario ang mga dapat niyang malaman tungkol kay Hugo para raw mabilis ito na maging komportable sa kanya. Magagabi na nang bumaba si Ming para hanapin si Manang Rosario para makapagtanong siya tungkol sa mga high-tech na mga gamit sa banyo ng kanyang kwarto dahil hindi niya pa alam kung paano gamitin yon at hindi siya makaligo. Manang Rosario, nasan po kayo? Sa lawak ng mansyon at wala pang katao-tao ay hindi maiwasan ni Ming ang makaramdam ng takot. Sa mga horror na napapanood niya, kasama ang kaibigan niya noon sa probinsya, kadalasan sa mga malalaking bahay ay may multo. Manang? Habang naglalakad at tinatawag ni Manang Rosario ay tumitingin siya sa likuran niya. Ay, kalabaw! Gulat na wika ni Ming na mabangga siya sa isang matigas na dibdib ng isang lalaki. Ang lunti ang mga mata ng lalaki ay seryoso at diretsyong nakatingin sa kanya. Who are you? Ano ginagawa mo sa pamamahay ko? Sapu-sapu pa rin ang noon na siyang bumangga sa dibdib ng lalaking. Nag-angat siya ng tingin dito at ang dibdib niya ay kumalabog na may mapagtanto. Ako po si Ming, bagong yaya po ako rito. Bagong yaya? Opo sir. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paan ng lalaki na para bang hinuhusgahan nito ang buong pagkataon niya. Kapag kuhan ay tinawag nito si Manang Rosa na agad naman sumulpot mula sa kung saang sulok ng mansyon. Sinong babaeng to, Manang? Siya po si Ming de la Silva. Siya po ang bagong yaya ni Hugo. Tugon naman ni Manang Rosario. Siya po yung yaya na dapat ay kahapon pa dumating pero naantala daw dahil sa sama ng panahon. Natatakot na tiningnan ni Ming ang seryosong lalaki. Pasensya na po kung hindi po ako nakarating kahapon, sir. My name is Magnus Vitale. Ako ang ama ni Hugo na siyang kailangan mong alagaan ng mabuti at bantayan. I'm sure nabanggit naman na sa'yo ni Manang Rosario kung anong mga kailangan mong tandaan habang nagtatrabaho ka sa akin. Hindi ba? Tumango si Ming. Opo, sir. Huwag po kayo mag-alala. Aalagaan ko po ng maayos ang anak ninyo. Focus on my son. Dahil siya lang ang trabaho mo. Huwag mong pakikialaman ng ibang bagay. Hindi naman makatulog si Ming noong unang gabi niya sa mansyon at hindi rin mawala sa isipan niya ang naging interaction nila ng boss niya na sobrang seryoso sa buhay. Sinipagan ni Ming sa trabaho niya para magtagal siya dito kahit pa masungit ang amo niya. Magmula noong magsimula siya sa kanyang trabaho, isang beses pa lang silang nagkakausap ng Sir Magnus niya at yun ay noong unang gabi niya dito sa mansyon at hindi na ulit na ulit ang interaction nila. Yaya? Phone? Binuka ni Hugo ang palad sa harapan niya. Gusto mo pang hiramin ang cellphone ko? Nasinagot naman ni Hugo ng mabagal na pagtango. 20 minutes lang ha. Bad kasi sa mata mo kung matagal nakababad sa cellphone. Opo. Sumagot si Hugo bago naupo sa sofa at nagsimula ng paglaruan ng cellphone niya. Hindi naman ganun kaganda ang cellphone niya. Sa katunayan ay luma na yon. Iyon bang touch screen na natatanggal pang battery sa likod pero ewan niya ba't gustong gusto pa rin ni Hugo na paglaruan yon kahit may iPad naman ito. Tinabihan ni Ming sa sofa si Hugo. Ano bang nilalaro mo? Zombie Tsunami. Sobrang bulol pa nga ni Hugo kaya halos hindi niya maintindihan kung anong sinasabi nito. Maganda ba yan? Iyan bang paborito mong laro? Binalingan siya ni Hugo, ginitian at saka tumango. Opo. Gusto niyo po bang mag-play win po? Naku, mamaya na ako. Ikaw na munang mag-play. Ote po! Habang pinagmamasa niya itong maglaro ay hindi ni Ming maiwasan na hindi ngumiti. Sobrang cute kasi talaga ni Hugo. Lalo na pag nagsasalita ito at bulol-bulol pa. Kamukhang-kamukha ni Hugo ang ama niyang si Magnus. Ngunit hindi katulad ni Magnus na laging seryoso sa buhay ay masayahing bata si Hugo at mabilis din na naging malapit sa kanya. Habang naglalaro pa si Hugo sa cellphone niya, ay inabot niya na rin ang mga ipininta kanina ni Hugo bago ito napagod at magpa siya na maglaro muna sa cellphone niya. Katulad ng amang isang tanyag na pintor, ay magaling ding gumuhit at magpinta si Hugo. Ang mga drawing ni Hugo ay hindi mo iisipin na iginuhit ng isang 5 taong gulang pa lamang na bata dahil detalyado at maganda na iyon. Ano to? Nagtataka na nagtanong si Magnus na may iabot siyang bond paper dito.
Si Hugo pong gumuhit nito, sir. May ngiti sa labi na sagot ni Ming, kaya ay agad din na tinanggap ni Magnus yun at tiningnan. Kayo raw po yan, sir. Nag-angat ito ng tingin sa kanya. Iyon ang sinabi niya sa'yo? Opo, sir. Kayo raw po kasi ang superhero niya. Pinacheck niya nga rin po yan sa tutor niya at nakakuha siya ng mataas na marka. Ayaw niya lang po na ibigay sa inyo nang siya mismo ang nagbibigay dahil tingin ko po ay nahihiya po siya. At sa kauna-unahang pagkakataon mula nang dumating siya sa mansyon na to, ay nasilayan niyang matamis itong ngiti. Salamat. Natutulog ba ngayon si Hugo? Opo, sir. Maaga ko po siyang pinatulog dahil gusto niya raw pong gumising na maaga bukas para maaga po kami na makapunta sa park. Okay, I'll just take a shower at pupuntahan ko siya sa silid niya mamaya. Ginitian naman ni Ming at si Magnus at pinagmusta nito na maglakad paakyat ng hagdan na tinitingnan pa rin ang Joey na anak. Halata sa mukha ni Magnus na masaya ito sa Joey na anak at masaya rin ang puso ni Ming dahil nasilayan niya ang ngiti ni Magnus. Mas gwapo pala talaga ito pag nakangiti. Ayos ka lang ba? Nag-aalala na nilapitan ni Ming si Hugo na noon ay pinupunasan ng tumutulong mga luha dahil nadapa ito habang mag-isang naglalaro sa park. May sugat ka ba? Patingin nga si Yaya. Lumuhod si Ming sa harapan nito at sinipat kung nasugatan ba ito sa pagkakadapa. Mabuti na lang at wala naman itong sugat. Inabot niya ang mukha ni Hugo at saka pinahid niya ang luha sa mga mata nito. Masakit pa ba? Gusto mo ba na umuwi na tayo para magamot na natin ang tuhod mo? Pinahid naman ni Hugo ang luha sa mga mata niya sa cute na paraan gamit ang likod ng kamay. Mamaya na po tayo uwi. Pero paanong tuhod mo? Kailangan na nating umuwi para magamot natin yan. Di pa naman po matakit, Yaya. Ote lang po ako. Sigurado ka ba? Cute na tumangaw si Hugo. Opo. Kung ganun ay sige, magpatuloy ka na sa paglalaro. Pero mag-iingat ka pa rin ha, para hindi ka na madapa ulit, okay? Alerto si Ming habang naglalaro mag-isa si Hugo sa slide. Silang dalawa lang ang tanging tao sa park na nasa loob ng village. Marahil ay nasa eskwela pang ibang mga bata na naglalaro rito kaya wala pa sila. Homeschooled kasi si Hugo dahil yun daw ang mas gusto ni Magnus, kaya ang madalas lang na kalaro ni Hugo ay ang sarili. Kahit na mayaman si Hugo, pakiramdam ni Ming ay malungkot pa rin ang buhay ng bata dahil wala itong mga kaibigan. Laging siya, si Manang Rosario at ang tutor ni Hugo ang kasama at kausap ni Hugo kaya sa abot na makakaya niya ay ginagawa niya ang lahat para lang mapasaya niya si Hugo. Daddy! Tumatakbo si Hugo palapit sa ama na makarating sila sa mansyon at sakto naman na bumukas ang front door at lumabas si Magnus doon. Agad din naman na binuhat ni Magnus ang anak na iniyakap ang kamay sa leeg nito. Tapos na po ikaw mag-work, Daddy po. Nag-bake lang ang Daddy, anak. Sagot naman ni Magnus bago bumaling sa kanya nung makalapit siya sa harapan nito. Saan kayo galing? Sa park po, sir. Gusto po kasi ni Hugo na maglaro kami roon. Tumango naman si Magnus at pinalingan ng anak na nagsimula na magkwento tungkol sa mga ginawa kanina sa park. Nung naglakad na papasok ng mansyon si Magnus na buhat-buhat pa rin ang anak, ay sumunod na rin siya sa kanila. Hugo, ihahanda ko lang muna ang damit mo para makapagpalit ka na ha. Paalam niya. Ote po, Yaya. Nagpaalam na din si Ming kay Magnus na pagtango ang naging sagot sa kanya at umakyat patungo sa kwarto ni Hugo. Nung matapos maglaro si Hugo kanina ay pinalitan niya naman ito ng damit. Ngunit dahil sa naglakad sila pa uwi, pinagpawisan na naman si Hugo. Hinanda niya na rin ang shower ni Hugo at paglabas niya ng banyo ay nagulat siya dahil sakto naman na bumukas ang pinto at pumasok sa loob si Magnus na buhat ang anak. Gusto niya raw maligo, sabi ni Magnus sa kanya at binaba si Hugo na agad naman na lumapit sa kanya. Nako, antay pa po tayo ng mga 5 minutes ha, sabi kasi ng nanay ko ay bad daw ang maligo kung pagod pa ang katawan. Sabi niya kay Hugo na tumango naman. Dahil sa basa ang likod ng suot na damit ni Hugo dahil sa pawis, ay hinubaran niya muna ito ng damit at hinayaan na maglaro sa iPad nito ng 5 minuto. Si Ming naman ay niligpit muna ang higaan ni Hugo habang si Magnus ay nakaupo naman sa sofa at silang dalawang tinititigan. May dumaan pa nakakaibang emosyon sa mukha ni Magnus
Nang tumatawa na tinawag ni Hugo si Ming at may kung ano na pinakita mula sa nilalaro nito, kaya ay natawa na rin si Ming. Sir, nilingon niya si Magnus na noon ay abala sa pagpipinta. Malalim ng gabi at nadaanan na ni Ming na bukas pa ang art room nito. Nagtatrabaho pa si Magnus kaya nagpasya siya na ipagtimpla ito ng gatas dahil noong silipin niya ito kanina ay parang pagod na ito. Pumasok si Ming sa loob ng silid. May tinimpla po akong gatas para sa inyo? Hindi naman kumibos si Magnus at binalik na ang atensyon sa pinipaint. Naglakad naman si Ming palapit kay Magnus tsaka nilapag niya sa may tabi nito ang gatas. Tiningnan niya na mabuti ang pinipinta ni Magnus. Hindi niya maintindihan kung anong klase yon pero may mabigat na pakiramdam si Ming sa painting na iyon. Maganda naman ang painting at sobrang talented ni Magnus pero hindi niya maintindihan kung bakit ganito ang nararamdaman niya. Bakit gising ka pa? Sakalang naalis si Ming ang tingin niya sa painting na magtanong si Magnus na dinidimag brush stroke sa kulay itim na paint. Hindi po kasi ako makatulog. Nadaanan ko po na nakabukas ang art room niyo kanina at napagtanto na gising pa kayo kaya pinagtimpla ko na po kayo ng gatas. At bakit hindi ka makatulog? Po? May bumabagabag ba sa'yo? Magaan ang bawat pagdami ng brush stroke na hawak ni Magnus sa canvas kaya napatitig si Ming doon ng ilang segundo. Nang mapagtanto ang titig niya roon ay binalik niya ang tingin kay Magnus na ang buong atensyon ay nasa ginagawa pa rin. Ha? Wala naman po, sadyang hindi lang po ako dinadalaw ng antok. Kayo po pala, bakit po gising pa po kayo? Hindi rin ako makatulog. Bakit po sir, may bumabagabag po ba sa inyo? Marami. Po? Tiningala siya ni Magnus. Ang luntian nitong mga mata ay diretso na nakatitig sa mga mata niya. Bumalik ka na sa silid mo at magpahinga. Batid kong napagod ka sa pagbabantay sa anak ko. Sa totoo lang ay gusto pang malaman ni Ming kung ano nga bang bumabagabag dito ngunit nang mapagtanto niya na wala naman siyang karapatan para magtanong at pakialaman ang buhay ni Magnus ay nagpasya siya na bumalik na nga sa silid niya. Sige po sir, good night. Nasa pinto na siya at papalabas na nang muli siyang tawagin ni Magnus kaya'y nilingon niya ito. Po sir? Good night. At nang makalabas si Ming sa art room, ay inabot ng kamay niya ang kanyang dibdib para damhin ang mabilis sa tibok ng kanyang puso. At nang gabi rin yun, ay walang maayos na tulog si Ming. Halos natuod si Ming sa kanyang kinatatayuan habang nakatingin sa natapo ni Hugo na paint sa painting na noong isang gabi trinabaho ni Magnus. Maging si Magnus ay halos hindi na rin makagalaw sa kinauupuan sa pagkabigla. Dali-dali na nilapitan ni Ming si Hugo na maluha-luha ng itsura dahil sa takot sa kasalanan na nagawa. Pasensya na po talaga sir, pinipigilan ko naman po si Hugo ngunit sadyang gusto niyo po talaga kayo na makita. Paliwanag ni Ming habang nakayakap sa kanya si Hugo na natatakot. Nanatiling madilim ang mukha ni Magnus na para bang nagpipigil ito sa inis. Dalhin mo muna siya sa labas, Ming. Pero po, Daddy. Hindi na natuloy ni Hugo ang sasabihin ng muling magsalita ang ama. Sige na, Hugo. Sumama ka muna sa yaya mo. Mamaya na lang tayo mag-usap. Please? Nang makita ni Ming na sobrang inis na talaga si Magnus, kinausap niya si Hugo sa kalmado na boses. Tara na, Hugo. Bili tayo ng ice cream sa labas. Mamaya mo na lang kausapin ang daddy mo, ha? Pag hindi na siya busy. Hinawakan niya na ito sa kamay at bago sila umalis ay tiningnan pa muna ni Ming si Magnus na noon ay minamasahe ang sentido habang nakatingin sa nagkalat na paint. Yaya, nagalit po ba sa akin si Daddy? Natatakot na nagtanong si Hugo sa kanya. Hindi, hindi siya nagagalit sa'yo. Nabigla lang siya sa nangyari kaya huwag ka matakot sa kanya. Pero po, mukha po siyang galit na galit kanina. Hindi ko naman po sinatsa dyan nangyari po eh. Hindi siya galit kaya huwag ka mag-alala. Alam niya naman na hindi mo sinasadya na matapo ng paint kanina. Ang mabuti pa ay bumili na tayo ng paborito mong ice cream. Inalayo nga muna ni Ming si Hugo sa mansyon at dinala niya ito sa 7-Eleven habang nagpapalamig pa ng init ng ulo ni Magnus.
Mabuti na lang at sobrang masaya rin si Hugo sa labas at tuwang-tuwa sa pinagmamasdan ng mga tao sa labas habang kinakain ang binili niyang ice cream. Nagustuhan mo bang binili ko sa'yo, Hugo? Tanong niya kaya bumaling sa kanya si Hugo. Ngumiti ng malawak at saka tumango. Opo, ang saw po ng ice cream po nila. Sabihin mo lang sa akin kung gusto mo pa ha at bibilhan pa kita. Opo, mamaya po ay gusto ko po ng ice cream at bibilhan din po natin si Daddy. Plano ni Ming na magtagal sila dito ng ilang oras habang hindi pa lumalamig ang init ng ulo ni Magnus. Baka kasi kung umuwi na sila sa bahay at maging makulit ulit si Hugo ay hindi na makapagtimping ama nito. Hindi nadala ni Ming ang cellphone niya dahil sa sobrang kamamadali niya kanina kaya walang ibang mapaglibangan si Hugo. Mabuti na lang at mabait naman ang staff sa 7-Eleven at binigyan nila ng kulay pulang lobo si Hugo na siyang pinaglalaroan nito ngayon. Miss, anak mo ba siya? May lumapit na isang medyo matanda ngunit magandang babae sa kanya. Ay hindi po ma'am, yaya niya lang po ako. Ganun ba? Ang cute niya naman. Nasa naman ang mga magulang niya? Busy po sa trabaho ang daddy niya kaya naglibang po muna kami dito. Binalingan siya nito. Maaari ko kayang makuha ang calling card ng parents niya o kaya naman numero mo na lang? Nagtaka naman si May ng dahil doon. Bakit po? Para po sansana? Gusto ko sana siyang kunin na isang child artist sa aming kumpanya. Sigurado ako na magugustuhan ng mga manonood ang batang yan dahil sa sobrang cute niya at ang gwapo rin. By the way, isa pala akong manager at ang CEO ng isang sikat na entertainment, ang Idol Factory. Ay nako, pasensya na po pero hindi ko po magagawa yun eh. Ayaw na ayaw po kasi ng kanyang amang ma-expose siya sa public. At bilang yaya niya lang po, ay hindi po ako pwede na mag-decide para sa kanya. Pasensya na po talaga, ma'am. Sinubukan pa sana siya na kumbinsihin ng babae na nagpakilalang si Irene Lim dahil may nakikita raw talaga ito na malaking potensyal para maging isang child actor si Hugo. Ay hindi talaga pumayag si Ming na ibigay kahit maging ang numero niya dito. Bukod sa hindi niya alam kung anong klaseng tao ang babae, kung talaga bang mapagkakatiwalaan ito, ay batid niya rin na magagalit si Magnus. Maya-maya pa ay may pumasok na isang masayang pamilya sa loob ng 7-Eleven at ang magkapatid na dalawang bata ay masaya na pumili ng ice cream. Binaling ni Ming ang tingin kay Hugo at ito ang pinagmasdan niya. Nalulungkot ang mga mata nito habang nakatingin sa masayang pamilya. Yaya, bakit wala po akong mommy? Biglang nagtanong ito sa kanya. Siyempre may mommy ka rin tulad ng ibang mga bata. Hindi ka isisilang sa mundo kung wala kang mommy. Pero nasan po mommy ko? Bakit hindi ko po siya kasama tulad po nila? Nabigla naman si Ming at hindi niya alam kung anong isasagot niya dahil hindi naman niya alam kung anong nangyari sa ina ni Hugo. Basta ang alam niya lang ay wala itong ina at single dad si Magnus. Hindi ko alam kung anong nangyari sa mommy mo eh. Pero sigurado ako na may dahilan kung bakit hindi kayo magkasama ngayon. At sigurado rin ako na tulad nila ay mahal na mahal ka rin ng mommy mo. Dahil lahat naman ng mommy ay mahal ang kanilang mga anak. Tumingin sa mga mata niya si Hugo. Pwede po ba na kayo na lang maging mommy ko, Yaya? Ngilitian ito ni Ming at saka inabot niyang mukha ni Hugo at marahan yung hinaplos. Ihaya mo lang ako. Hindi ko pwedeng palitan ang papel ng mommy mo. Pero pwede kong iparamdam sa iyo ang pagmamahal at alaga ng isang ina. Nang dahil sa sinabi niya ay nawala ng lungkot sa mga mata ni Hugo. Thank you po, Yaya Ming. At nang yumakap sa kanya si Hugo, ay malawak siyang napangiti. Walang anuman. Mabuti na lang at tinigil na ni Hugo ang pagtatanong sa kanya tungkol sa mommy nito dahil hindi niya alam kung ano pang isasagot niya sa bata. Naglaro na lamang si Hugo nang nakuha nitong nalaroan mula sa Kinder Joy na binili nila kanina. May ama ba yung anak mo, miss? Nilingon ni Ming ang isang lalaki na nagsalita mula sa kanyang likuran. Po? Medyo may katandaan na rin itong lalaki at hindi niya magustuhan ang uri ng pagngisi nito. Mabuti na lang at nasa loob pa rin sila ng 7-Eleven na may maraming CCTV camera at may guard din na nakabantay sa pinto. Kahit na walang customer at sila lang nasa loob, kahit papaano ramdam ni Ming na safe sila dito.
Kanina ko pa kayo napapansin ng anak mo. Ang cute niyong pagmasdan. Hindi ko alam kung mahinihintay ba kayo na dumating o sadyang gusto niyo lang talaga na tumambay dito. Nang humakbang ng ilang beses palapit sa kanya ang lalaki, tumakbo rin papunta sa tabi ni Ming si Hugo at yumakap sa binti niya para protektahan siya. May asawa ka ba, miss? Single mother at naghahanap ng magiging asawa? Pwede ako na lang? Mabait ako at mayaman. At saka nakakabastos na tinignan siya nito mula ulo hanggang paa. Sa ganda mong yan, wala akong pakialam kung may anak ka na o kung ilan man ang anak mo. Nakahanda akong magpakaama sa kanila. Noong humakbang ulit palapit ang lalaki ay mas lalong lumakas ang kabog ng dibdib ni Ming at humigpit din ang yakap sa kanya ni Hugo. Huwag po kayo lumapit sa amin, sir. Kung hindi, tatawagin ko ang guard at mag-iiskandalo ako dito. Huwag mo akong susubukan. Pagbabanta niya sa matapang na boses. Tila natakot naman ang lalaki sa banta niya at hindi na gumawa ng kilos para magtangka na lumapit pa ulit sa kanila. Nanatiling matalim ang tingin niya dito. Huwag na huwag mo kaming lalapitan ulit. O magtangka man lang na muli akong kausapin. Binantaan niya ulit ito bago niya hinawakan ang kamay ni Hugo at lumayo sila sa lalaki. Lalapitan na sana ni Ming ang guard para makapagsumbong siya tungkol sa creepy na lalaki na yon, ngunit may isang customer na pinagbuksan ng guard. Daddy! Masayang tumukpo si Hugo palapit sa ama na siyang pumasok sa loob. Binuhat din agad ni Magnus ang anak na makalapit na ito at lumapit na rin siya sa kanila. Daddy, buti andito na po kayo. Natatakot po kami ni Yaya na umuwi kasi po nakakatakot po yung creepy na lalaki po na yun, oh. Tinuro pa ni Hugo ang direksyon ng lalaki kanina na nagtatago na sa gondola, shelving at nagkukunwari na may kung anong pinipili. Anong ginawa nun sa inyo kanina? Tinanong niya po si Yaya kung pwede po na maging asawa niya tapos maging daddy ko po siya kasi witch naman daw po siya. May pag-aalala na binalingan siya ni Magnus. Nasaktan niya ba kayo? Hindi po, sir. Sinubukan niya lang po na lumapit sa amin pero hindi naman po natuloy dahil dumating kayo. Nang sabihin ni Magnus na gusto nitong kausapin ng lalaki, pinigilan nito ni Ming dahil ayaw niya na lumalapa ang gulo. Baka'y mas lalo lang na uminit ang ulo ni Magnus. Inaya niya na lang ang mag-ama na umuwi na dahil malapit na rin mag-lunch. Sa susunod, huwag na kayong umalis ng bahay ng kayong dalawa lang. Maraming mga masasamang tao ang maaaring gumawa sa inyo ng masama. Sabi ni Magnus habang nagmamaneho habang si Hugo naman ay nasa backseat at pinaglalaroan ang cellphone ng ama. Pasensya na po. Kung aalis kayo, sabihin niyo muna sa akin. Hindi na natin maibabalik ang oras kung ano man ang mangyari sa inyo. Pasensya na po talaga, sir. Hindi na po mauulit ang nangyari kanina. Hindi na ulit nagsalita sa kanya si Magnus pagkatapos nun at ang anak na lang nito ang kinausap. Habang nakaupo siya sa passenger seat ay panay ang sulyap niya sa kanyang katabi para masigurado kung hindi na ba ito galit. Mabuti na lang at tila mas kalmado na ito kaysa kanina bago sila umalis. Tama rin pala ang kanilang naging desisyon kanina na umalis na muna at hayaan na lumamig ang ulo nito. Naayos niyo na rin po ba ang natapunan ni Hugo ng paint kanina, sir? Tanong ni Ming kay Magnus habang nasa loob sila ng art room nito. Nakatulog si Hugo sa kwarto kaya inaisip ni Ming na dalhan niya ng kape si Magnus. Yes. Sabay tinuro ni Magnus ang canvas na pinapaarawan nito sa terrace para matuyo. Maaari ko po bang makita, sir? Habang sumisimsim ng kape ay tumango si Magnus kaya agad naman na lumapit si Ming sa terrace para makita ang painting at sobrang namangha siya sa kanyang nakita. Hindi lang basta nagawa ng paraan ni Magnus ang natapon na paint kanina. Napaganda rin niya ito ng sobra na para pa ang natapon na paint kanina ay sinadya talagang ilagay. Tumayo sa tabi niya si Magnus na hawak pa rin ang tasa ng kape kaya sandali niya itong binalingan. What do you think? Ang ganda-ganda po, sir. Sobrang galing niyo po talaga na pintor. Ang ganda-ganda po nitong obra ninyo ngayon. Thanks. Puno pa rin ang pagkamangha ang mukha ni Ming habang tinitingnan niya ng mabuti ang painting. Naroon ang buong atensyon niya kaya hindi niya napansin ang mga titig sa kanya ni Magnus habang nakatingin siya sa painting.
Maliban po sa mga painting ninyo na nasa loob ng art room ninyo, nasaan po po ang ibang mga paintings ninyo, sir? Tanong niya sabay binalingan nito. Museum. Meron akong museum kung saan ko nilalagay yung ibang paintings ko na hindi ko sinasama sa exhibit ko. Those paintings that are very important to me. Talaga po? Sobrang galing niyo naman po. Nakakamangha po talagang talento ninyo. At saka binalik niya ang tingin sa painting sa kanilang harapan. Ilalagay niyo rin po ba ang painting na to sa museum ninyo? Should I? Po? Dapat ko bang ilagay ang painting na yan sa museum ko? Sabay sumimsimilit ito sa kape na hawak. Oo po, sa sobrang ganda po ng painting na to, sa tingin ko ay dapat nasa museum to. Okay, ilalagay ko yan sa museum then. May ayusin lang akong konti then, ipapadala ko na yan sa art gallery. Ngumiti naman si Ming at kapag Juan ay bumalik na sila sa loob ng silid, habang hinahayaan muna ni Magnus na matuyo ang painting sa labas. Sinabi sa'yo ni Hugo kung anong gusto niya maging paglaki, di ba? Palagi ko kayong naririnig na nag-uusap tungkol doon. Ah, opo sir. Sabi niya po ay gusto niyo po na maging isang magaling na pendor tulad ninyo. Sobrang talented po ni Hugo at sobrang kaganda din ang mga ginuguhit niya. Salamat, Ming. Nagtataka naman na tinignan niya ito dahil bigla na lang ito nagpasalamat sa kanya. Po? Salamat at ang dahil sa iyo ay mas naging vocal ang anak ko tungkol sa mga nararamdaman at mga pangarap niya. Niminsan na hindi niya pa sinabi sa akin kung anong gusto niya paging paglaki niya. Pero pagdating sa iyo ay walang pag-aalangan na sinasabi niya ang lahat. Napangiti naman si Ming dahil sa mga sinabi ni Magnus. Walang anuman po, sir. Masaya po ako at nang dahil sa akin ay mas naging vocal si Hugo na i-express ang nararamdaman niya. Siya nga po pala, sir. Nagsalita si Ming habang si Magnus ay nakaupo sa stool at may laptop sa harapan niya at siya naman ay naghahanda ng kakainin ni Hugo pagising nito mamaya. Hmm? Kanina po ay nabanggit sa akin ni Hugo ang tungkol sa mommy niya. Wika niya kaya natigilan si Magnus sa pagtipa. Hinahanap niya po sa akin. Maaari ko po bang malaman kung nasaan ang mommy niya? Tuluyan na ngang tumigil si Magnus sa ginagawa at nag-angat ng tingin sa kanya. She's dead. Matagal na siyang wala. Isang buwan pa lamang si Hugo nang mamatay ang kanyang ina. Kaya si Ming naman ang natigilan dahil hindi siya makapaniwala sa narinig. Ganun po ba? Pasensya na po sa pagtatanong. The next time he asks you about his mom, tell him the truth. Sinabi ko ng totoo sa kanya noon, pero ayaw niyang maniwala. And he was still making himself believe na hindi totoo ang sinabi ko. Maybe kung sa iyo mismo manggagaling yon ay maniniwala na siya. Halatang halata sa mukha ni Magnus na nasasaktan nito sa nangyayari sa ina ni Hugo. Kitang-kita niya pa sa mga mata nito, ang sakit at maging ang tono ng boses nito ay puno ng pait. Habang naaawa naman si Ming para kay Hugo at hinihiling niya na sana hindi na ulit magtanong sa kanya si Hugo tungkol sa ina nito dahil hindi niya alam kung paano sasabihin ang totoo sa kawawang bata. Lumipas pang mga araw at mas lalong naging malapit kay Ming ang mag-ama. Lalong-lalo na si Hugo. Sa kabutihang palad ay umaayos na rin daw ang lagay ng kanyang ama ngayon ayon sa kanyang ina. Tinignan ni Ming nang mabuti ang mga paintings ni Magnus. Nagsimula siya sa pinakadulo na sa tingin niya ay pinakamatagal ng painting ni Magnus. Kapansin-pansin na habang tumatagal ay padark ng padark ang painting nito. Habang nakatingin siya roon ay ramdam ni Ming ang pagsikip ng dibdib niya. May mabigat siyang pakiramdam sa mga painting sa kanyang harapan. Huminto si Ming sa tapat at ng pinakalatest na pinaint ni Magnus. Hindi tulad ng iba, hindi na ganong kabigat ang nadarama niya sa painting na ito. Tila ba kahit papaano ay nabawasan din ang bigat sa puso ni Magnus habang ginuguhit ang painting na ito. It looked magnificent. Hindi ganong kakulay ngunit hindi rin ganong kadark. Anong ginagawa mo rito, Ming? Nilingon ni Ming si Magnus na magsalita ito mula sa kanyang likuran. Pasensya na po, sir.
maglilinis lang po sana ako pero nahalina po ako sa mga iginuhit ninyo. Tumayo sa kanyang tabi si Magnus at tiningnan din ang latest painting nito. It's sad, right? Po? Bumaling ito sa kanya. Lahat ng mga nakakakita sa painting ko ay nalulungkot. Ganun din ba ang nararamdaman mo ngayon? Do you also feel sad? Sa mga naunang painting po na nakita ko, malungkot nga mga paintings ninyo. Kahit hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng mga ginugit nyo eh, ramdam ko po ang lungkot doon. Para bang bumibigat din ang dibdib ko habang nakatingin doon? Pero dito sa bago, ibinalik ni Ming ang kanyang mga mata sa painting na nasa harapan nila. Hindi na po ganong kabigat ang pakiramdam ko rito. Hindi na siya ganong kalungkot tulad ng mga nauna. Pero hindi na siya ganong kakulay para masasabi na masaya. Pero kakaibang pakiramdam ko rito. Muling binaling ni Ming ang tingin niya kay Magnus na nakatitig sa kanya. Para bang habang ginuguhit niyo ang obra na to, ay napawasan din ang bigat ng nararamdaman niyo sa puso ninyo. Ngumiti ng bahagya si Magnus. I hope what you said was true. Sana ngayon nabawasan ang bigat sa dibdib ko. Napangiti rin si Ming at sa isip niya, ayon din ang hiling niya. Hinihiling niya na sana nga ay nabawasan na ang bigat sa dibdib ni Magnus at kung ano man ang mga mabibigat na dinadala nito ngayon. Wow! Ang ganda-ganda naman dito! Sobrang mga ang tono ng boses ni Ming habang nakatingin sa mga paintings na nasa kanyang harapan. Oo nga po, sobrang galing po ni Daddy! Hindi na rin napigil ni Magnus ang ngiti na sumusupil sa labi niya habang nakatingin kay Ming at kanyang mga anak na sobrang mangha habang nakatingin sa mga paintings niya. Nagpa siya si Magnus na dalhin ang dalawa sa art gallery niya at hindi nga siya nagkamali sa naging pasya niya dahil sobrang masaya ang dalawa ngayon. Kayo po ba talagang gumawa ng lahat ng to, sir? Tanong ni Ming. Yes. Sobrang gaganda po. Ang galing-galing niyo po talaga at sobrang talented. Ngumiti si Magnus. Salamat. Pinagmasdan lang ni Magnus ang dalawa na abala sa kakatingin ng mga paintings niya. Maraming mga tao ngayon sa art gallery para makita ang ipinenta niya. Marami rin ang mga nakakakilala sa kanya at gustong lumapit. Sir, may magkakaibigan ang naglakas ng loob na lumapit sa kanya. Yes? Kayo po si Magnus Vitale, ang pintor po ng lahat ng arts na nandito, hindi po ba? Yes, ako nga yun. Wow, talaga po! Pwede po ba kami magpa-picture sa inyo? Fan na fan niyo po kami at ng mga obra ninyo. Bago pa pumayag si Magnus ay tiningnan niya muna ang gawin ni Ming at ng kanyang anak na noon ay nakatingin na rin sa kanya. Nagpa-picture kay Magnus isa-isa ang limang magkakaibigan at gusto nila na may group picture rin na kasama siya kaya tinawag nila si Ming at nakiusap na kung pwede ay itong kumuha ng picture sa kanila. Pumayag naman si Ming at si Hugo ay hindi umalis sa tabi nito. Ready? 1, 2, and 3! Bago nag-flash ang camera. Nako, maraming salamat talaga, miss. Pasensya na rin kung naabala namin kayo ng kapatid mo. Pasasalamat ng babae kay Ming na nagustuhan ng mga kuha ni Ming. Nagpasalamat din kay Magnus ang lima at habang abala sila sa kakatingin sa kanila ay lumapit si Magnus kay Ming at Hugo. Daddy, tapos na po sila magpa-picture sa inyo po? At dahil na tinawag ni Hugo sa kay Magnus ay napaawang ang mga labi ng magkakaibigan dahil sa gulat. At halos malaglag na ang kanilang mga panga nung buhati ni Magnus ang anak at sabay nilagay din ni Magnus ang kamay sa likod ni Ming. Bago sila umalis ay nagpasalamat at paalam muna si Magnus sa mga magkakaibigan. At sobrang masaya silang tatlo noong araw na yon. Kung titignan ay para silang isang masayang pamilya na namamasyal. Ngunit ang kasiyahan na nadama ni Magnus ay hindi rin nagtagal. Dahil kailanman ang kasiyahan ay hindi nagtatagal sa kanya. Kailanman, hindi siya hinahayaan ng mundo na tunay na maging masaya. Dahil pagdating sa kanya, nagiging hindi makatarungan ng mundo. Hindi magawang ipaliwanag ni Magnus ang sakit na nadaraman niya ngayon. He's not hurt physically, but emotionally, he's bleeding.
Napakiramdam niya ang dugo niya na yon ay walang katapusan at dahan-dahan siyang pinapatay. Hindi naman ganito ang nararamdaman niya kanina. Sa katunayan ay masaya siya kanina kasama si Ming at ang anak niya. Pero bigla-bigla na lang siya nilamon ng lungkot at hindi siya makawala. It was draining. Gusto ni Magnus na makawala sa ganitong pakiramdam. Ngunit kahit anong gawin niya ay ayaw siyang lubayan ng lungkot. Kahit anong pilit niya na maging masaya at maging okay para sa anak niya, hindi niya magawa. Dahil sa tuwing sinusubukan niya, bumabalik sa isipan niya ang lahat ng mga nangyari sa nakaraan niya na gusto niya nang limutin. Kahit anong gawin niya, kahit anong subok niya, tumira na sa isipan niya ang mga alaala na yon. Alaalang mula pagkabata niya na hanggang ngayon ay malinaw pa rin sa kanya. Wala kang kwenta! Kahit kailan ay wala kang ginawang tama. Bakit hindi ka nalang tumulad sa mga kapatid mo na mga magagaling? Bakit bang tanga-tanga mo? Walang tigil sa pag-ago sa mga luha ng noon ay 8 taong gulang pa lang na si Magnus habang pinapakinggan ang mga masasakit na salita na lumalabas sa bibig ng kanyang ina. Galit na galit ito sa kanya dahil sa aksidente niyang natapunan ng tubig ang mahalagang papeles na nakapatong sa coffee table sa kanilang living room. Hindi ko naman po sinasadyang nangyari, Mommy. Binabato po kasi ako ni Kuya ng bola kaya po nahulog sa kamay ko ang tubig na dala ko para po sa inyo. Ang sasabihin ni Magnus ay hindi niya natuloy at napasigaw siya sa sakit nang bigla na lang pingutin ng Mommy niya ang kanyang tenga na sobrang lakas. Sa sobrang lakas noon, pakiramdam ni Magnus ay matatanggal ng tenga niya. Habang ang kuya niya naman na si Archer na siyang may kasalanan sa lahat ay pinapanood lang siya at walang ginawa para pigilan ng ina. At talagang kuya mo pang sinisisi mo, ha? Kahit kailan ka talagang bata ka? Kahit kailan ka talaga hindi ka na nagbago? Sobrang sama niyong ugali mo at napakawalang kwenta mo. Sana hindi na lang kita naging anak. Sobrang laki ng pagsisisi ko na ikaw pang naging anak ko. Dapat ay sinunod ko na lang ang payo nila sa akin noon na ipalaglag ka. E di sana'y walang malas sa buhay namin ngayon. Ang mga luha ni Magnus ay mas lalo pang dumami. Nang paluhurin siya ng kanyang ina at ginamit ang makapal nitong tsinelas para pagpapaluin siya ng sobrang lakas. Wala siyang kalaban-laban. Wala siyang magawa para pigilan ang kanyang ina dahil kahit subukan niya magpaliwanag ay mas lalo lang na nagagalit ito sa kanya. Ang tangi lang na nagawa ng kawawang 8 taong gulang na si Magnus ay ang lumuha at hayaan na makontento ang kanyang ina sa pananakit sa kanya. Hindi niya naman talaga sinasadyang nangyari kanina. Ang totoo niya ay kasalanan talaga yon ng Kuya Archer niya na 2 taon lang ang agwat ng edad mula sa kanya. Sinadya ng kuya niya na batuhin siya ng bola kaya nalaglag mula sa kamay niya ang baso ng tubig na dala niya sana para sa mommy nila dahil batid niya na sobrang busy na ito sa trabaho. Hindi ka kasi marunong mag-ingat, Magnus. Kung nag-ingat ka sana, di sana hindi masakit ang buong katawan mo ngayon. Nangaasar pa na sabi ni Archer sa kanya. Hindi niya nalang pinansin ang pangaasar sa kanya ng kuya niya at niyakap na lang ni Magnus ang kanyang sarili. Dahil sa malakas na palo na natanggap niya, ay halos hindi na siya makakilos dahil sa sakit ng kanyang buong katawan. Ganoon ang palaging nararamdaman at nararanasan ni Magnus sa pamilya niya. Lagi nilang pinaparamdam sa kanya na hindi siya mahalaga at hindi siya mahal ng mga magulang niya. Lagi siyang kinukumpara ng magulang niya sa mga nakakatanda niyang kapatid. Ang dahilan ng lahat ng iyon ay dahil sa muntik mamatay ang mommy niya noong sinilang siya nito at dahil wala pa siya sa plano ng magulang niya noon. Hindi nila alam na sa ginawa nilang iyon ay unti-unti na pala siyang pinapatay. Unti-unti nilang dinudurog ang puso at buong pagkatao niya. Noong mag-edad siya ng 12 anyos ay nalayo siya ng kapatid ng kanyang ina mula sa kanyang pamilya at hinayaan na tumira sa kanilang bahay. Mabait ang mga ito kay Magnus, ngunit batid din ni Magnus na hindi siya maaaring magtagal doon. Kaya nagsumikap siya hanggang sa noong siya na ay 15 taong gulang ay may nakadiscover sa talent niya bilang isang pintor at nagkaroon siya ng sapat na pera para umupa ng isang maliit na apartment at buhayin ang sarili niya. Dahil sa angking talento, naging isa siya sa tanyag na pintor. Marami ang mga taong humahanga sa kanya dahil sa angking niyang talento. Marami na ang mga taong nagmamahal sa kanya.
Maraming namamangha sa mga obra niya dahil sa kakaiba raw yun sa lahat. Mapanglaw at tila puno ng sakit na sino man ang tumingin doon ay mararamdaman kung ano rin ang nararamdaman ni Magnus habang ginuguhit niya ang pinta na yon. Hanggang sa nakilala niya si Tasha, kaka-graduate niya lang noon sa kolehiyo na makilala niya si Tasha at unang beses pa lang na nasilayan niya ang dalaga, ito na agad ang nais niyang makasama habang buhay. Si Tasha na agad ang gusto niya na maging asawa at maging ina ng mga magiging anak niya. Niligawan niya si Tasha at naging sila. Noong tumagal ng 2 taon ang kanilang relasyon ay nagpasya siyang pakasalan na ito, kaya naman ay nag-propose siya. Ngunit 1 taon mula nung mag-propose siya ay nahuli niya na may kalaguyong ibang lalaki si Tasha. Ngunit nagawa pa rin ni Magnus na mapatawad si Tasha sa kabila ng pagkahuli niya dito sa akto na niluloko siya. Sa isip ni Magnus ng mga sandaling yon ay may kasalanan din naman siya sa nangyayari kung bakit iyon nagawa ni Tasha. Dahil sa lagi siyang abala sa trabaho kaya humanap ito ng ibang lalaki na makakapagpuno ng pagkukulang niya. Noong malaman ni Magnus na nagdadalang tao si Tasha, ay sobrang saya niya dahil matutupad na ang pangarap niya na isang masaya at kumpletong pamilya. Sumumpa si Magnus na gagawin niya ang lahat para maiparamdam sa anak niya ang pagmamahal na niminsan ay hindi niya naramdaman noon mula sa mga magulang niya. Ibibigay niya ang lahat sa magiging anak nila. Nakahanda siya na ibuhos ang buo niyang pagmamahal para sa kanyang pamilya. Noong isilang si Hugo na malusog, si Magnus na siguro ang pinakamasayang tao sa buong mundo. Ang maging ama ang isa sa pinakamasarap na bagay na naranasan ni Magnus sa buong mundong ito. Ngunit ang kasiyahan na nadarama niya ay hindi nagtagal. Dahil muling naging marahas sa kanyang mundo. Nang dahil sa isang pagkakamali, dahil sa misunderstanding at inakala ni Tasha na niluloko niya ito, umalis ito. Naglayas at iniwan sa mga yaya ang kanilang anak. Ngunit sa pag-alis ni Tasha ay nasangkot ito sa isang trahedya na naging dahilan ng pagkamatay nito. Labis na sinisisi ni Magnus ang kanyang sarili dahil sa nangyari. Sarili niya ang sinisisi niya kung bakit namatay ng maaga si Tasha at hindi na nagkaroon ng pagkakataon ng anak nila para makilala at makasama ng matagal ang ina. Labis ang pagsisisi ni Magnus. Hanggang sa dumating na ang punto na nagkaroon siya ng major depression at ilang beses na sinubukan niya na tapusin ang kanyang buhay. Nagpapagamot siya ngunit hindi pa rin yun naging sapat para gumaling siya. Sinubukan na lang ni Magnus ang lumaban. Nalabanan ng kung ano man ang iniisip niya para sa anak niya dahil gusto niya pang makasama ng matagal ang kanyang anak. Gusto niya na mabigyan ng maayos na buhay ang batang si Hugo. Kung kaya naman lahat ng sakit at pagdurusa na nararamdaman niya ay binuhos niya sa painting na gawa niya. Huwag lamang siya lumunin ng mga madidilim na kaisipan na tumatakbo sa isipan niya. Ang pagpipinta ang ginawa niyang takbuhan. Ngunit hanggang kailan niya ba dapat natakasan ang lahat ng nararamdaman niya? Hanggang kailan niya ba dapat na magpanggap siya na maayos lang siya? Hanggang kailan ba siya dapat na matakot? Hanggang kailan ba siya masasaktan? Hanggang kailan niya ba itatago ang totoo na hindi siya masaya? Sobrang nahihirapan na makahinga si Magnus dahil sa kanyang iniisip ngayon. Pakiramdam niya ay napakarami ng mga mata ang nakatingin sa kanya kahit na mag-isa lang siya dito sa loob ng art room niya. Pakiramdam niya ay hinuhusgahan siya ng mga mata na pakiramdam niya ay nakatingin sa kanya. Tinakpan niya ang magkabila niyang tenga dahil may naririnig siyang mga boses. Nanginginig ang buong katawan ni Magnus at nangihina siya. Sir? Sir? Nagmamadali na lumapit si Ming kay Magnus nang makita ito na nahihirapan. Halos mabangga na ni Ming ang mga art materials ni Magnus dahil sa pagmamadali niya na lapitan ito. Sir, anong problema, sir? May masakit po ba sa inyo? Po? Ano pong ibig yung sabihin, sir? Hindi ko po kayo maintindihan. Medicine. I need medicine. Saan po nakalagay, sir? Cabinet. Hinahanap ng mga mata ni Ming kung saan cabinet ang tinutukoy nito. At nang nakita niya ang kulay puti na nasa sulok, ay agad siyang tumayo at lumapit doon. Natataranta na hinanap niya ang gamot ni Magnus. At doon ay makita niya ay mabilis niya yung dinampot at lumapit siya ka Magnus na kahit walang tubig ay nagawa nito na mainom ang gamot na kailangan. Nang makita na wala pang epekto ang gamot dito ay may panic na rin. Niyakap niya ito para maparamdam na hindi ito nag-iisa.
At ganun din ang ginawa ni Magnus. Yumakap ito sa kanya ng sobrang higpit. Shhh! Huwag ka matakot. Andito lang ako. Hindi ka nag-iisa. Paulit-ulit na sinabi ni Ming kay Magnus na nasa tabi lang siya nito at hindi niya ito iiwan. Hindi naman ito nagsalita at nakayakap lang sa kanya. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Magnus ang kapayapaan sa mga boses at bisig ni Ming. Na kailanman ay hindi niya naramdaman noon. Noong bahagyang kumalma si Magnus ay sinamahan niya ito papunta sa silid nito para makapagpahinga muna. Yaya, ano pong nangyari kay Daddy? Ah, napagod lang siya sa dami ng mga pininta niya. Ang mabuti pa ay lumabas na tayo at hayaan na muna natin siya na makapagpahinga, okay? Wika niya. Bagaman may pag-aalangan sa itsura ni Hugo at hindi na ulit ito nagtanong pa at pumayag na hayaan muna ang ama na makapagpahinga. Hinintay nila hanggang sa magising si Magnus at gabi na. Tulog na rin si Hugo sa kwarto. Nang magising si Magnus ay tila hinanghina pa rin ang katawan. Kahit na gabing gabi na at pagod na din si Ming, ay nanatili talaga nagising si Ming para lang mabantayan niya si Magnus at hintayan na magising. Maayos po bang pakiramdam mo ngayon, sir? Tanong niya kay Magnus na nakaupo sa mahabang sofa sa living room. Sa mahinang boses ay sumagot si Magnus. Oo, medyo maayos na. Mabuti naman kung ganon. Hindi maganda agaga si Hugo dahil sa pag-aalala sa'yo kanina pero nakatulog naman na siya ngayon. Kumain ka na rin muna. Nagluto ako ng maaari mong kainin para lumakas ka. Maraming salamat pala sa ginawa mo kanina. Ngilitian ito ni Ming. Ah, walang anuman po. Oo nga pala. Ininit ko ng ulam na niluto ni Manang Rosario. Gusto mo ba na kumain? Paghahandaan na kita. Hindi. Hindi pa naman ako nagugutom. Sigurado po ba kayo? Uminom po kayo ng gamot kanina. Kailangan na magkalaman ang sikmura ninyo. I'm fine. Don't worry. Sinabihan siya ni Magnus na maupo siya kaya sinunod niya ang sinabi nito. Naging tahimik sila sa loob ng ilang minuto at tinitigan lang ng mariin ni Ming ang boss niya. Pinagmamasdan niya ang bawat kilos nito at ang emosyon sa mga mata nito at ramdam naman ni Magnus ang mga titig niya. Are you curious? Biglang nagtanong sa kanya si Magnus. Ha? Huh? Kung bakit ganun ang nangyari sa akin kanina? Hindi agad sumagot si Ming and Magnus took that as a yes. I have a major depression and anxiety. I'm medicating. Pero hindi sapat yun para gumaling agad ako. The doctor said I should stay at the facility. Pero hindi ako pumayag dahil walang magbabantay at mag-aalaga sa anak ko. Bakit? Wala na po bang mga magulang ninyo? They are still alive, actually. Wala rin sila mga sakit. They're healthy. Nasaan sila? Bakit hindi muna silang magbantay kay Hugo habang nagpapagaling ka? Nabalot ng lungkot ang mukha ni Magnus dahil sa naging tanong niya. Humihi ito ng malalim bago sumagot. Hindi maaari. Hindi nila tanggap ang anak ko. Pasensya na po. Hindi ko po alam na ganun po palang nangyari. Agad din siyang humingi na pasensya dahil feeling niya ay naging insensitive siya. It's okay. Bahagya nang umiti si Magnus ngunit kitang-kita naman ni Ming ang lungkot sa mga mata nito. Pakiramdam ni Ming ay kumikirot ang puso niya habang nakatingin kay Magnus. Wala siyang ideya kung gaanong kabigat ang mga pinagdadaanan nito ngayon pero ang itsura nito ay tila napapagod na. Hindi niya naman magawa na tulungan ito at akuin ng iba sa bigat ang nararamdaman nito ngayon. Gustuhin niya man ay hindi din maaari. Ming, maya-maya pa ay tinawag siya ni Magnus. Po? Tumingin ito sa mga mata niya. May mga kapatid ka ba? Wala po, nag-iisang anak lang po ako. Nasaan ang mga magulang mo? Nasa probinsya po sila. Ang ama ko po ay may cancer sa baga at si mama ang nagbabantay sa kanya. They must be very nice people dahil nagawa nila na palakihin ng maayos ang kanilang anak. Aba, opo. Sobrang babait po talaga ng mga magulang ko kaya po mahal na mahal ko po sila.
It must feel nice to not have a sibling. Hindi mo mararanasan ang ipagkumpara sa kanila. Malungkot ang tono ng boses ni Magnus. Sa tingin ko ay masaya rin naman po na magkaroon ng kapatid, lalo na kung magkakasundo kayo. Yeah, but I still think that you're lucky. Bakit naman po? Mabait ang mga magulang mo. Unlike mine. Mapait nang umiti si Magnus. Mine were not good as yours. Hindi nila kasing bait ang parents mo. They're cruel. Bata pa lang ako eh, wala na silang ibang pinaramdam sa akin kundi ang hindi nila ako mahal at hindi ako mahalaga sa kanila. Nasa tradisyon ng aming pamilya ang magkaroon ng dalawang anak. Dahil kung lumagpas doon ay mamalasin. Unfortunately, nabuntis ang aking ina sa pangatlong beses. At ako yun. She was very, very mad. Pero hindi niya rin ako magawa na maipalaglag dahil mas lalong malas yun sa aming tradisyon. Napatunayan nila na malas nga ako sa aming pamilya when my mom almost died while giving birth to me at puntik pa raw na malugi ang aming kumpanya. Ako ang sinisi nila sa lahat. They always compare me to my older brothers dahil hindi raw ako katulad nila na mababait at swerte sa pamilya. At 12, I moved in with my aunt at wala man lang naging pakialam ang mga magulang ko. Hinayaan nila akong umalis at hindi man lang sila pumigil. Nang sandaling lisanin ko ang bahay namin, hindi man lang nila ako kinamusta. May dalawin man lang ako sa bahay ng auntie ko kaya naman ay imbitahin sa bahay namin sa mga mahalagang okasyon na hindi nila ginawa. Kinalimutan lang nila ako na para bang hindi nila ako anak. I moved in alone when I was 15 and fortunately, I was able to graduate in college at tuloy-tuloy din ang career ko bilang isang pintor. Hanggang ngayon, ay patuloy pa rin sa pag-usbong ang career ko. When I graduated from college, I met my son's mom. We became a couple and though she cheated on me multiple times, pinatawad ko pa rin siya. We got engaged and almost got married. Pero nung isang buwan pa lang si Hugo, she got into a car accident. Namatay siya dahil sa aksidente na yun. Namatay siya nang dahil sa akin. Tuloy-tuloy sa pagbuhos ang luha ni Magnus habang kinukwento ang buhay sa kanya, at hindi na rin napigilan ni Ming ang mga luha niya. Pakiramdam niya ay nadudurog ang puso niya habang pinapakinggan niya ang mga sinasabi ni Magnus. Hindi lubos akalain ni Ming na sasabihin nito ang lahat sa kanya. At hindi rin lubos akalain ni Ming na ganun palang kabigat ang pinagdadaanan nito. Hindi niya alam kung paano niya papagaanin ang nararamdaman nito. At niyakap niya na lang ito ng mahigpit at hinayaan na sa mga bisig niya ibuhos ang lahat ng sakit na nararamdaman nito. Pinaramdam niya kay Magnus na hindi ito mag-isa at nasa tabi lang siya nito para damayan ito. I'm sorry for crying. Nahihiya na sabi ni Magnus nung tumigil na ito sa pag-iyak. Ay, isang po yun, sir. Ang mahalaga ay nailabas niyo po lahat ng mga saloobin mo at nabawasan ang mga mabigat na nararamdaman mo ngayon sa puso mo. Sabi niya na may maliit na ngiti sa labi niya. Maraming salamat po sa pagtitiwala sa akin. At sinabi niyo po sa akin lahat. Pangako ko po na hindi ko po kayo huhusgahan at nandito lang po ako para damayan ka at handang maging balikat na sandalan mo. Nang dahil sa sinabi niya ay napangiti si Magnus at tama nga ang sinabi ni Ming. Pakiramdam ngayon ni Magnus ay nabawasan ng mga mabibigat na nararamdaman niya nang mapagsabihan siya sa lahat ng mga nagpapabigat sa puso niya at hindi siya nito hinusgahan. Pupunta talaga tayo sa bahay niyo po, Yaya? Masayang tanong ni Hugo kay Ming. Oo, sagot naman ni Ming. Excited na po ako. Naglalakad sila ngayon dahil ang sasakyan ni Magnus ay hindi na makakadiretso sa bahay nila Ming dahil sa sobrang maputik pa ngayon ang daan. Nagpa siya na nga mag-ama na sumama sa kanya na magbakasyon sa probinsya nila para raw makalanghap rin si Hugo ng sariwang hangin at sobrang masaya rin si Ming dahil hindi niya na mamimiss si Hugo at hindi rin siya mag-aalala kay Magnus habang wala siya.
Ang ganda po pala dito sa inyo. Napangiti si Ming dahil sa sinabi ni Hugo na ngayon lang nakarating ng probinsya. Salamat. Masaya ako't nagustuhan mong lugar namin. Bago niya binalingan ang tingin si Magnus na siyang may dala sa mga gamit nila. Ayos ka lang po ba, sir? Kailangan niyo po ba ng tulong ko? No, kaya ko na to. Magaan lang naman. Gusto ni Ming na matawa dahil sobrang halata sa mag-ama na hindi sila sanay sa putikan. Habang si Hugo naman ay tuwang-tuwa, si Magnus naman ay tila nandidiri pa. At dahil din sa sobrang makaagaw atensyon ng mag-ama, ay hindi na nakakapagtaka kung bakit naagaw nila ang atensyon ng mga kapitbahay nila na dumudungaw pa sa kanilang mga bintana at bumabati sa kanila. Pasensya na po kayo sa bahay namin, sir, ha? Pero huwag po kayong mag-alala. Kahit ganito lang po ang bahay namin, sigurado naman po ako na mag-e-enjoy kayo rito sa aming probinsya. Sabi ni Ming nang sandaling marating na nila ang bahay nila. Hindi kalakihan at hindi rin maganda ang kanilang bahay na gawa lang sa kawayan at puno ng niyog, ang dingding. Ngunit ang tahanan nilang ito ay puno ng masayang mga alaala at pagmamahal. It's okay, maganda naman, mukhang tahimik at maliwalas, sabi naman ni Magnus. Daddy, tulad po nung nasa book na nabasa ko po ang house nila, Yaya. Maganda daw po ang ganitong house. Napangiti naman siya dahil hindi niya nakitaan ang panghuhusgang mukha ng mag-ama. Kahit pa hanggang sa makapasok sila sa loob kung saan ay masaya na naghihintay sa kanila ang magulang niya. Ang kanyang ina ay sobrang abala pa sa paghahanda ng mga pagkain na niluto para sa kanilang lahat. Ma, ito nga po pala si Magnus Vitale at ang anak niya si Hugo Vitale. Sila po ang boss ko at pansamantala na magbabakasyon po sila rito sa atin. Pakilala ni Ming sa mag-ama. Yumuko si Magnus bilang paggalang. Magandang umaga po. Nagsalita naman ang ama ni Ming na si Juan. Magandang umaga rin sa inyo, iho. Pasensya na kayo sa aming tahanan, ha? Ah, pasensya na rin po kayo kung magiging abala kami ng anak ko sa inyo. Nako, hindi po kayo magiging abala sa amin, sir. Masaya nga po kami na nandito kayo at makakasama na rin po namin ang anak namin. Ah, kung ganun, maraming salamat po sa pagtanggap sa amin ng anak ko. Sabay-sabay silang kumain at masaya na nakikipagkwentuhan ang mag-ama na si Magnus at Hugo sa kanyang mga magulang. Mabilis silang naging close dahil sa wala rin ka-arte-arte si Magnus at nakikipagsabayan sa buhay nila. Sa totoo nga niyan ay parabang sanay na si Magnus sa ganitong klase ng buhay na simple lang at hindi marangya. Ang anak naman ni Magnus na si Hugo ay mabilis din na naging malapit sa magulang niya. Pagkatapos nilang kumain ay sinamahan niya ng mag-ama patungo sa kwarto niya na pansamantala nila natuluyan at nilinis na rin ang kanyang ina para sa kanila. Ito ang kwarto ko. Wala pang aircon kasi hindi pa ako makakabili. Medyo malaki rin kasi ang gasto sa pagpapagamat ng aking ama. Pero malamig naman dito tuwing gabi. May kulamburin para hindi kayo kagatin ng lamok at pwede rin kayo magsindi ng katol para masigurado. Tumango naman si Magnus at inilapag ang dala sa kama. Thank you. San po kayo mag-sleep, Yaya? Makikitulog muna ako sa kwarto nila, Mama. Baka maabala mo sila. Pwede ka naman na matulog sa tabi ni Hugo at salapag na lang ako. Wika pa ni Magnus. Eh hindi, ayos lang naman sa kanila na makitulog ako sa kwarto nila. Namiss din naman daw kasi nila ako. Hindi po ako makakatulog kung wala po kayo sa tabi ko. Pwede po bang basahan niyo po muna ako ng book mamaya? Ngumiti siya kay Hugo. Oo naman. At dahil nga sa medyo masama pang panahon nang dumating sila, ay hindi niya muna nilibot si Magnus sa kanilang probinsya. Hinayaan niya na muna na makapagpahinga si Hugo. At si Magnus, kausap ang kanyang mga magulang sa balkonahe ng kanilang bahay. Nagkakape rin sila. Kamusta na pala ang pakiramdam niyo, sir? Tanong ni Magnus sa kanyang ama. Maayos naman ako sa awa ng Diyos. Kung ipagpapatuloy ko pang pag-inom ng gamot ko sa loob ng 6 na buwan, ay gagaling na raw ako ng tuluyan. Nakamabuti naman po akong ganon para hindi na po kayo mahirapan. Oo nga eh. Ang hirap din ang lagi na lang nasa bahay.
hindi ako makapagtrabaho at naaawa na nga ako sa anak ko dahil siya lang ang bumubuhay sa amin ngayon. Hindi niya naman dapat responsibilidad yun. Nanikip naman ang dibdib ni Ming dahil sa sinabi ng kanyang ama. Pinakaayaw niya talaga na naririnig niyang sinasabi yun ng kanyang ama dahil nasasaktan siya at ang lahat ng ginagawa niya ay para lang sa kanilang dalawa. Hindi ko naman po pinapabayaan si Ming. Mabait din na bata ang anak ko kaya hindi siya masyadong nahihirapan sa kanya. Hindi niyo po siya kailangang alalahanin. Dapat mas mag-focus po muna kayo sa inyong sarili hanggang sa gumaling na kayo ng lubusan. Sabi pa ni Magnus. Alam mo sir, napakaswerte po ng anak namin dahil ikaw ang naging boss niya. Napakabait niyo po ang klase ng tao. Sabi naman ang kanyang ina. Masaya naman si Ming dahil nakasundo agad ni Magnus sa mga magulang niya at dahil sa angking kadaldala ng magulang niya ay nadedistract si Magnus mula sa kung ano man ang bumabagabag dito. Totoo bang isa kang pintor, iho? Opo, yun po ang aking pangkabuhayan. Tugon naman ni Magnus. Aba, totoo nga talaga ang sabi ng anak namin na sobrang talentado ng boss niya. Nabanggit niya kasi sa amin na sobrang gaganda raw talaga ng mga obra mo at gustong gusto niya na pagmasdan ng mga yon. Nang dahil sa sinabi ng kanyang ama ay bumaling sa kanya si Magnus at nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang bilis ng tibok ng puso ni Ming at mas lalo pa yun na bumilis nang bahagyang tumaas ang gilid ng labi ni Magnus. Noong sumapit ang gabi ay binasahan niya si Hugo ng storybook para makatulog. Yun na rin kasi ang nakasanayan ni Hugo na gawin niya. Habang si Magnus naman ay nagpaalam saglit na magsa-shower lang. Maya-maya ay narinig niya na ang pagtawag nito sa kanya. Bakit? Come here. Pumasok nga si Ming sa loob ng banyo at naabutan niya si Magnus na nakahubad ng suot na damit pang taas. Pero suot pa din naman ito ang short nito. Anong problema? Paano ako makakapag-shower? Tinuro niya ang tabo na nasa loob ng balde na puno ng tubig. Gamitin mo tong tabo. Ha? Iyan ang kailangan kong gamitin? Takang-takang itsura ni Magnus sa para bang hindi ito makapaniwala na yun ang gagamitin ito. Oo, ganito oh. Pinakita ni Ming dito kung paano gamitin ang tabo at nagtataka pa rin si Magnus. Oh, okay. I got it now. Thanks. At paglabas ni Ming sa banyo ay natigilan siya na makita ang kanyang ina na nakabukas sa pinto na may dala ng kumot. Nakaawa ang labi nito at hindi makapaniwala na nakatingin sa kanya. Oh, one more thing, Ming. Hindi na rin nagawang tapusin ni Magnus ang sasabihin nang makita nito ang kanyang ina na ngayon ay halos malaglag na ang panga dahil sa gulat na makita sila na lumabas sa maliit na banyo nila. Good evening po, ma'am. Magalang na bumati si Magnus sa kanyang ina. Habang tumikim naman si Ming para pakalmahin ang bahagya ang kanyang sarili. Ma, para po ba sa kanilang kumot na yan? Ha? Tiningnan ng kanyang ina ang dala tsaka tumango. Oo, para sa kanila to. Tumango rin si Ming at lumapit sa ina na tila hindi pa rin nakakabawi dahil sa naabutan. Kinuha ni Ming ang dalang kumot ng mama niya at lumapit siya sa kama kung nasaan si Hugo. Papatulugin ko lang po muna si Hugo at susunod na po ako sa inyo. Sige anak. Sige po Sir Magnus, naway makatulog po kayo ng maayos ngayong gabi. Yes, thank you. Bago umalis ang kanyang ina ay nagtagpo pa muna ang kanilang mga mata na parabang nangungusap at saramdam din ni Ming ang pag-iinit ng pisngi niya dahil alam niya kung anong ibig sabihin ng tingin sa kanyang yon ng kanyang ina. Tapos ka na? Tanong niya kay Magnus pagkalabas nito mula sa banyo. Inabot siguro ng mga 30 minutes si Magnus sa loob at ang anak nito ay mahimbing na ang tulog. Yes. Nakaligo ka naman ba ng maayos? Yes, I guess. Although masyado palang malamig ang tubig. Hala, oo nga po pala. Hindi kita napag-init ng tubig kanina, pasensya na po. It's okay, medyo nawala na nga ang antok ko dahil doon. Matutulog ka na ba? Hindi pa po sir. Ikaw? Hindi pa rin, nawala ang antok ko eh. Gusto mo ba na magpahangin muna tayo sa labas? Tumigil naman ang pag-ambon at sinilip ko kanina
Nakasilip na rin ang buwan at mabituin na rin ang kalangitan. Ayos ba kung iwan natin mag-isa si Hugo dito? Nilingon niya si Hugo na nakayakap sa kama at mahimbing ang tulog. Oo po, sa tingin ko ay ayos lang naman. Safe naman po siya dito sa kwarto ko at nasa kabilang kwarto lang naman sila mama. Kung kaya ay lumabas na muna sila ng bahay para makapagpahangin. Sa upuan na nakakonekta sa puno ng mangga, nagawa ng kanyang ama sila magkatabi na naupo. Ang sarap ng hangin dito sa inyo. Nakaka-relax. Sabi ni Magnus at humugot ng malalim na paghinga nung umihip ang hangin. Tama po kayo riyan, sir. Pag marami kaming problema, lumalabas ako sa bahay tuwing gabi. Dito ako tumatambay. Pinagmamastan ko ang mga bituin at dinadamang malamig na simoy ng hangin. Tiningnan niya si Magnus. Kahit ang sinag lamang ng maliwanag na buwan ang nagsisilbi nilang ilaw, ay kitang-kita niya pa rin ang ngiti na gumuguhit sa labi nito habang nakatingala sa kalangitan na puno naman ng bituin. Gustong-gusto talaga ni Ming sa tuwing nakangiti si Magnus at mukhang sobrang kalmado lang laging tingnan. Alam niyo sir, may sinabi sa akin ng lola ko noon bago siya nawala sa mundo. Bumaling sa kanya si Magnus. Na lahat ng mga nararamdaman natin ngayon ay mawawala rin na para pang isang makapal na ulap na nakatakip sa sinag ng buwan. Mawawala rin yan at magiging masaya ka ulit. You will shine brighter. At umiti siya kay Magnus bago bumalik ang tingin sa kalangitan. Dahil wala namang nagtatagal sa mundo, kahit na malakas na unos, ay mawawala rin. Mag-iiwan nga lang ng bakas pero maaari pa rin nating maayos. Naging tahimik sila pareho ngunit ang ngiti sa labi ni Magnus ay hindi na naalis. Masayang masaya rin ang puso ni Ming na makita ang ngiti sa mga labi ni Magnus. Thank you, Ming. Maya-maya pa ay nagsalita si Magnus kaya nagtaka siya kung anong pinagpapasalamat nito. Huh? Binalingan siya nito. Salamat at dumating ka sa buhay naming mag-ama. Salamat at ang dahil sa'yo, pakiramdam ko ay nawala ang bigat ng mga nadarama ko. Thank you for always making me feel safe and at home. Nung wala ka pa, malungkuting bata si Hugo. Marahil ay masyado siyang uhaw sa pagmamahal ng isang ina. Madalas siyang tuksohin ng ibang mga bata dahil sa wala raw siyang ina kung kaya ay mas pinili ko na itago muna siya sa publiko nang sa gayon ay hindi na nila siya maasar palalo. To be honest, matapos ang lahat ng mga nangyari sa amin, hindi na sumagi sa isipan ko na magiging masaya pa ako ulit. My days were monotonous, filled with a dull ache that seemed to permeate every moment. I believe my heart had lost its rhythm. But then you came along. You were the beat in the chest. I never thought I'd feel again. Hindi makalimutan ni Ming ang sinabi ni Magnus ng gabing yon. Hindi niya mawari kung si Magnus ba ay nagtatapat ng nararamdaman sa kanya ng gabing yon o nagpapasalamat lamang sa kanya. Puno rin kasi ng emosyon ang mga mata ni Magnus habang sinasabi yon sa kanya. Sa ilalim ng maliwanag na buwan ng mga mata ni Magnus ay para bang isa rin sa mga makikinang na bituin sa kalangitan. Matapos ang pag-uusap nila ng gabi na yon, ay wala nang ulit na banggit si Magnus tungkol doon. Ngunit pansin niya rin na para bang sinusubukan ni Magnus na mas maging malapit at open sa kanya, na kahit pa hindi ito sanay ay ginagawa pa rin. Sa ngayon ay magkatabi sila na nakatayo sa may talampas at pinagmamasdan ng paglubog ng araw. Sa sobrang ganda ng tanawin, parang huminto sa paghinga si Ming. Namiss niya ng tanawin na ito dito sa kanilang probinsya. Napaka-refreshing sa pakiramdam na makita ulit ang paglubog ng araw, kaya naman ang mga dahon ng niyog ay tila nagiging kulay kahel din. Napakaganda, sambit ni Ming. Sumang-ayon si Magnus ngunit ang hindi alam ni Ming ay sa kanya ito nakatitig at hindi sa magandang tanawin. Kung kaya nang sandaling bumaling siya kay Magnus ay agad na nagtagpo ang kanilang mga mata. You're beautiful. Wika ni Magnus habang diretso na nakatitig sa mga mata niya.
So beautiful. Gumiti si Ming dahil sa kulay kahel na sinag ng araw ay mas lalong nabibigyang tingkad ang magagandang mga mata ni Magnus. Inabot ito ang kanyang kamay at nilapat yon sa dibdib nito. Naramdam ni Ming ang sobrang bilis ng tibok. My heart's beating fast. And it's all because of you. Mababa ang tono ng boses ni Magnus, ngunit punong-puno iyon ng emosyon. Gusto kita, Ming. Gusto ko na malaman mo kung gaano kita kagusto. Dahil sa labis sa gulat sa pinagtapat ni Magnus at iniisip pa ni Ming na baka siya ay nananaginip lang ngayon, tulad ng paglubog ng araw, baka isa lang din ito ang magandang panaginip. Ngunit anumang oras ay maaari rin siyang magising. Gustong gusto kita. Hindi ko lubos akalain na darating pa ang araw at magkakagusto ako sa isang tao ng ganito. I like you so much. Hindi pa rin magawang makasagot ni Ming dahil sa gulat. I know I surprised you. Hindi rin kita pipilitin kung hindi mo ako gusto. Gusto ko lang na malaman mo na gusto kita. At mahalaga ka sa akin. Niyakap siya ni Magnus at kasabay nun ay ang malamig na ihip ng hangin at lumipad din ang grupo ng kulay puting ibon sa palubog na araw. Just give me time to fix myself at pinapangako ko sa'yo na ibibigay ko sa'yo ang puso ko. Konting panahon pa, Ming. Aayusin ko lang muna ang sarili ko at buong buo ko na ibibigay sa'yo ang puso at pagmamahal ko. Sobrang saya naman ang puso ni Ming dahil sa pinagtapat sa kanya ni Magnus. Hindi pa man niya magawang ipagtapat kung ano man ang tunay niyang nararamdaman dahil din pakiramdam niya ay hindi pa yan ang tamang panahon para roon. At gusto niya na ang pagtatapat niya ang isa sa mga maging motivation ni Magnus para magpagaling ay sobrang masaya ng puso niya. At maging si Magnus ay masaya rin. Masaya rin na sa wakas ay naipagtapat niya na kay Ming ang tunay niyang nararamdaman. Ilang araw din na hinayaan ni Magnus ang sarili na makapag-isip ng mabuti. Una pa lang ay alam niya na nagawang maagaw ni Ming ang puso niya. Unang beses pa lang na pagtatagpo ng kanilang mga mata ay napatibok na nito ang kanyang puso nang akala ni Magnus ay nawala na ng ritmo. Ngunit dahil nga sa lahat ng mga naging nakaraan niya ay nahirapan si Magnus na matanggap ang nadaraman niya. Mahirap at binalot din siya ng takot. Dahil baka kung hahayaan niya ang puso niya na umibig, ay maulit muli ang nangyari noon at mawala na naman sa kanya ang mga taong mahahalaga para sa kanya. Sobrang laki ng pasasalamat ni Magnus na dumating sa buhay nila si Ming at binigyan nito ng buhay ang mapanglaw nilang mundo. She was like the sunshine after the long, lonely and stormy nights. Ngunit ang kasiyahan na nadarama ni Magnus ay hindi na naman nagtagal. Dahil pagka-uwi nila sa Manila, isang malungkot na balita ang ibinalita sa kanya ng assistant niyang si Azure. Sir, may isang lalaki pong lumapit sa akin at nagsusubok na guluhin kayo. Hindi ko po kayo makonta kaya hindi ko po agad na paalam sa inyo ang tukol dito. Pero sinasabi niya po na siya po ang tunay na ama ni Hugo at hindi kayo. What? May inabot sa kanya si Azure na isang envelope na kung saan laman ng DNA test na nagsasaad na si Hugo ay tunay na anak ng lalaking nagngangalang si Cole Bryan. May mga kasama rin na pictures ng isang lalaki na kasama ina ni Hugo at sila ay nasa iisang kama. Ano raw ang kailangan niya? Bakit nagpapakita siya ngayon? Hindi niya po nabanggit sa akin pero iniwan niya po ang calling card niya para makontak mo raw po siya kung nakabalik ka na mula sa bakasyon. Pinag-isipang mabuti ni Magnus ang lahat. At kalaunan ay tinawagan niya ang numero ni Cole Bryan para mabigyan siya ng kalinawan kahit pauna pa lang ay may ideya na siya. Anong kailangan mo sa anak ko? Bakit ka nagpaparamdam ngayon? Seryoso na tanong ni Magnus sa lalaking kaharap na napangisi naman. Hindi mo pa ba nakikita ang resulta ng DNA test na iniwan ko para sa'yo? Hindi mo anak ang batang pinalaki mo. Anak ko siya. Anak namin siya ni Tasha. At sa tingin mo ba'y maniniwala ako sa simpleng papeles na yan? Anak ko si Hugo. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit ka nang gugulo ngayon. Muling mahinang natawa si Cole. Ang uri ng tawa nito ay para bang naaasar pa.
Hindi ko alam kung anong dapat kong nararamdaman. Dahil masyado mong mahal ang anak ko. Kahit pa nandito na ako, natunay niyang ama. Masyadong nabilog ni Tasha ang ulo mo para paniwalain na anak niyo nga talagang batang yun. Pero hindi, Mr. Vitale. Anak ko ang batang akala mo ay anak mo. Sa akin siya nagmula at ako ang ama niya. Dahil sa galit ay mahigpit na hinawakan ni Magnus ang ballpen sa kanyang kamay. Anong kailangan mo? Bakit sa haba ng panahon na nagdaan, ngayon ka lang nagparamdam? Bakit kung kailan maayos na ang lahat, maayos ang buhay ng anak ko, saka ka naman manggugulo? Ngumisi sa kanya si Cole. Dahil gusto ko na makasama ang anak ko, Magnus. Handa na ako na maging ama sa kanya. At ngayon na nandito na ako, hindi ka na niya kailangan. Hindi ako makakapayag na makasama mong anak ko. Wala kang karapatan sa kanya dahil ako ang tunay niyang ama. Galit na galit ang tono ng boses ni Magnus. Masyado mong minahal ang babaeng yun para paulit-ulit siyang paniwalaan sa lahat ng mga kasinungalingan niya noon. Kahit ako nang lumalapit para ipagtapat sa iyo ang totoo, mas pinipili mo pa rin ang maniwala sa kanya. Nakakahanga rin ang pagmamahal mo kay Tasha, no, Magnus? Pero sa tingin mo ba ay ganun din ang nararamdaman niya noon para sa'yo? Sa tingin mo ba ay mahal ka talaga niya? Nang makita ang natigilan siya at hindi makasagot ay lumawak ang ngiti ni Cole. May ideya ka ba na nung araw na nasangkot siya sa aksidente ay ang araw na sana ay magtatanan at magsasama na kaming dalawa? Hindi ka niya mahal. Kahit kailan na hindi ka niya minahal dahil buong buhay ni Tasha ay ako lang minahal niya. Nakisama lang siya sa iyo noon dahil sa marami kang pera at batid niya na magiging maayos ang buhay niya kung ikaw ang magiging asawa niya. Pero kahit nasa iyo na siya, nasa akin pa rin ang puso at pagmamahal niya. Siyang may gusto na magtana na kaming dalawa noong araw na naaksidente siya. Nagpasya na siyang iwan ka at sa akin sumama. Nagpasya siya na iwan sa iyo ang anak namin para nabigyan mo siya ng maayos na buhay. Pero sa kasamaang palad, naaksidente siya. Kaya ngayon, nandito ako para bawiin sa iyo ang anak ko. Ang anak namin ni Tasha, dahil handa na ako na maging ama sa kanya. Una pa lang ay alam naman na ni Magnus ang totoo na hindi nga niya talaga tunay na anak si Hugo. Ganun pa man, kahit alam niya ang totoo, ay tinuring niya pa rin na sarili niyang anak si Hugo. Bukod sa hindi sinabi sa kanya ni Tasha kung sino ang tunay na ama ni Hugo, ay batid niya rin na walang kasalanan ng bata sa kung ano man ang kasalanan ng ina nito. Minahal niya si Hugo na para bang sarili niyang anak. Niminsan ay hindi niya pinaramdam kay Hugo na hindi niya ito anak at hindi niya ito mahal dahil batid niya kung gaano kasakit ang mararamdaman na hindi ka mahal ng sarili mong magulang. Ngunit ang hindi niya mapaniwalaan ay ang sinabi ni Cole na kaya umalis si Tasha noong araw na yon ay dahil sa gusto nito na makipagtanan kay Cole at hindi dahil sa nahuli siya nito na niyayakap ng isang babae na hindi niya naman kilala. Una pa lang talaga ay plenano na ni Tasha ang iwan siya para sumama sa ibang lalaki. Natunay nitong mahal kahit pa hindi siya nito nahuhuli na yakap ng isang babae. Buong buhay ni Magnus, ang kanyang sarili ang sinisisi niya kung bakit hindi nagkaroon ng pagkakataon si Hugo na makasama ang ina ng matagal. Labis na nagalit si Magnus sa kanyang sarili. Labis siyang nadurog na ang pag-adurog na yon ay magiging dahilan kung bakit muntik niya ng kitilin ang sarili niyang buhay. He was innocent after all. Sinisisi niya lang ang kanyang sarili sa kasalanan na hindi niya namang ginawa. Anong problema, sir? Nag-aalala na tanong ni Ming kay Magnus nang makita niya ito na mukhang malalim ang iniisip. Naupo si Ming sa tabi ni Magnus nang sandali lang na tumingin sa kanya. Para bang may mabigat na naman na problema si Magnus. Nag-aalala tuloy si Ming kaya hindi niya maalis ang tingin niya dito. Nagpakilala na siya. Sino? Nagtataka namang tanong ni Ming. Ang tunay na ama ni Hugo. Ha? Huh? Tunay na ama? Hindi ba ikaw ang ama niya? Iyan din ang akala ko noon. Ang buong akala ko talaga
ay anak ko siya. Na kahit pauna pa lang ay alam ko at ramdam ko na hindi ko siya tunay na anak. Naniwala ako sa sinabi ni Tasha na anak namin siya. Pero nagpakilala sa akin ng kanyang ama. At gusto niyang kunin sa akin ang anak ko. Nangingilid ang luha sa mga mata na tumingin sa kanya si Magnus. Hindi ko kaya kung kukunin niya sa akin ang anak ko, Ming. Hindi ako makakapayag na ilalayo niya sa akin ang anak ko. Mahal, mahal na mahal ko si Hugo. Siya ng buhay ko. Wala akong pakialam kung bumalik ng tunay niyang ama. Hindi ko siya hahayaan na mawala sa akin. Walang tigil sa pagbuhos ang luha ni Magnus at ang mga mata nito ay napuno na rin ng takot. Pero, paano kung mas gugustuhin ni Hugo na makasama ang tunay niyang ama? Paano kung mas gusto niya na sumama sa kanya at iwan niya na ako? Niyakap ni Ming si Magnus ng mahigpit. Paulit-ulit itong nagtatanong kung anong gagawin para lang mas piliin ito ni Hugo. Kesa tunay na ama at paulit-ulit din na sinasabi ni Ming na hindi makukuha si Hugo sa kanila ng tunay nitong ama. Maging siya ay hindi papayag na makuha sa kanila si Hugo. Ang hindi nila alam, habang nag-uusap sila ay nakikinig naman sa kanila si Hugo, na noon ay lumuluha na rin dahil sa nalaman na hindi niya pala tunay na ama ang Daddy Magnus niya at siya ay bunga lamang ng pagtataksil ng kanyang ina. At dahil sa nalaman ay nakapagpa siya si Hugo kung kanino siya dapat na sumama. Kahit anong gawin ni Magnus sa pagtago kay Hugo mula sa sarili nitong ama, ay nagawa pa rin ni Cole na patuntun siya at humingi pa ito ng tulong sa gobyerno at sa mga magulang ni Magnus. Sumama ka na sa akin, Hugo, dahil ako ang tunay mong ama. Hindi mo ama ang lalaking yan. Dahil sa pagmamatigas ni Hugo na huwag sumama kay Cole kahit pa nagpakilala na ito ang tunay nitong ama, napagtaasan ni Cole ng boses ang bata. Hindi! Matigas at matapang na sagot ni Hugo sa tunay na ama at saka humawak ito sa kamay ng Daddy Magnus nito. Ayaw kitang maging daddy! Si Daddy Magnus lang ang daddy ko. Hindi ako sasama sa'yo. Pero ako ang tunay mong ama, Hugo. Sa akin ka dapat sumama dahil ako ang ama mo at hindi ang lalaking yan. Kahit ikaw pa ang tunay na daddy ko, ayoko sa'yo. Mas mahal ko si Daddy Magnus kesa sa'yo. Ayoko kita kasama. Labis na nagalit si Cole dahil sa sinabi ni Hugo na sa sobrang galit ay marahas at malakas na hinawakan nito ang kamay ni Hugo at hinila palapit dito at dahil sa nagawa nito ay malakas na napaiyak si Hugo. At ang ginawang yun ni Cole ay naging pruweba para sa sinama ni Cole ng mga tiga DSWD at pulis para hindi ipagkatiwala si Hugo sa sariling ama. At ang higit pang mas nakakatawa ay noong sinubukan ni Cole na humingi sa kanila ng malaking halaga kapalit na ilulubayan na sila nito at hindi na magtatangka na kunin sa kanila si Hugo. At syempre, hindi rin sila tanga para pumayag sa gusto ni Cole na mangyari. Sa halip ay sa kulungan na nila ito pinadiretso nang sa ganon ay masigurado sila na hindi na ulit sila nito magugulo pa. Maraming salamat sa pagpili mo sa akin, anak. Madamdamin na sabi ni Magnus kay Hugo. Siyempre po, Daddy. Kayo po ni Mommy Ming ang pipiliin ko na makasama. Kahit po hindi ikaw ang tunay ko na Daddy, ay ikaw pa rin po ang nag-iisa kong Daddy sa buong mundo. Mahal na mahal po kita. Kahit kailan na hindi ko po kayo ipagpapalit sa iba. Naluha naman si Magnus dahil sa sinabi ng anak at niyakap niya ulit ito ng mahigpit. Thank you so much, anak. Mahal na mahal din kita. At yumakap din si Hugo sa leeg ng ama at doon ay hinayaan ito na pumatak ang luha na kanina pa pinipigilan. At maging si Ming ay napaluha na rin kung kaya niyakap din siya ng mag-ama. Masaya si Ming dahil hindi nagawa na mapaglayo si Magnus at Hugo. At wala na ulit ni sino man na makakapaghiwalay sa kanilang mag-ama. Sobrang masaya ang puso niya para sa kanilang dalawa. Sigurado ka na ba na ang babaeng yan ang gusto mo, Magnus? Tanong ng ina ni Magnus na si Helena na halatang hindi pa boto para kay Ming. I hope you change your mind. May babae kami na gustong ipakasal sa iyo. She's from a fluent family at magiging malaking tulong ang pamilya niya para muling makaahon ng business natin. You two are perfect match. I'm sorry, pero wala akong plano na magpakasal sa ibang babae maliban kay Ming.
ang seryosong sagot naman ni Magnus. You don't deserve to be with that woman na mas mahirap pa sa daga. Wala kang mapapala sa kanila. Ano na lang mangyayari sa'yo kung siyang magiging asawa mo? I am rich. Pinutol ni Magnus ang sinabi ng ina. Alam kong alam niyo na isa ako ngayon sa pinakamayaman na tao sa mundo. Kaya nga kayo lumalapit sa akin ngayon, diba? I've made billions. I am rich enough na hindi ko kailangan ng mayaman asawa. I need someone whom I love and who loves me. Pero kung talagang mahal mo kami ng mga magulang mo at gusto mo na magkaayos pa tayo muli, susundin mong gusto namin na magpakasal ka sa babaeng gusto namin para sa'yo. I'm sorry to break it to you, but I no longer have feelings of love for any of you. The only emotions remaining for me are pity and respect. I pity you for having a son like me, and I respect you because you're my parents. Maliban doon, wala na. And if you ask me what happened, siguro napagod lang ako. Siguro napagod ako na umasa at magmakaawa na mahalin niyo rin ako tulad ng pagmamahal niyo sa mga nakakatandang kapatid ko. Napagod ako sa pinaramdam niya sa akin. Napagod ako sa araw-araw niyong pagpapamukha na sobrang nagsisisi kayo na naging anak niyo ako. Sobrang napagod ako. At gusto ko na magpahinga. Gusto ko na kalimutan kayo tulad ng kung paano niyo ako tinalikuran. Pero huwag kayong mag-alala. Wala na akong galit sa inyo. Wala na rin akong pagmamahal para sa inyo. Siguro mas mainam kung kalimutan niyo na lang ulit ako. Tulad ng ginawa niyo sa akin noon. Sa ganong paraan ay maging masaya tayong lahat. Yumuko si Magnus sa harap ng mga ito at saka bahagyang ngumiti. Maraming salamat, Ma'am and Sir. Hiling ko na maging masaya tayo sa mga kanya-kanya nating mga buhay. At wala na ngang nagawa ang mga magulang ni Magnus para pigilan siya at hadlangan ang kasiyahan nito dahil nagpa siya na si Magnus na kalimutan sila at patawarin sa lahat ng mga kasalanan nito sa kanila. At matapos ang mga nangyari ay pinagpatuloy ni Magnus ang pagpapagamot para matupad nito ang pangako sa kanya na pagpagaling na ito ay ibibigay nito sa kanya ang puso at pagmamahal ng buong buo at walang kalabisan. At matapos nga lamang mahigit 2 buwan na pagpapagamot ay gumaling na ng tuluyan si Magnus. Dahil ang pagmamahal at tiwala ni Ming na gagaling ito ang naging source of motivation ni Magnus para mabilis itong gumaling. Siyempre, tinupad din ni Magnus ang pangako niya kay Ming. At imbes na alukin muna ang dalaga na maging girlfriend, noong malaman ni Magnus na mahal din siya nito, kasal ang inalok ni Magnus sa dalaga. Oo naman, papakasalan kita. Dahil mahal na mahal din kita. Papakasalan ko kayong dalawa. Naiiyak na sagot ni Ming kay Magnus at Hugo, na ngayon ay nakaluhod na sa harapan niya. Si Magnus ay inaalok siya na maging asawa habang si Hugo naman ay inaalok siya na maging ina na pareho niya nang tinanggap. Sobrang masayang mag-ama sa sagot niya at si Hugo ang unang tumayo para yakapin siya at si Magnus naman ay sinuot muna ang singsing sa kanyang daliri. Thank you po, Mommy! Love na love po kita! Naiiyak at masaya na sabi ni Hugo. Mahal na mahal ka rin ang Mommy, anak ko. Bago pa siya yumuko para halikan ng noon ni Hugo at saka pinunasan niya rin ang luha na pumatak mula sa mga mata nito. Thank you so much, my soon-to-be wife. Ang malambing din na sabi sa kanya ni Magnus, sabay niya po ang kamay sa bewang niya. Mahal na mahal kita. At pangako na kahit anong mangyari ay mamahalin kita. Hindi-hindi kita sasaktan. Araw-araw kitang mamahalin at pagsisilbihan. Ngumiti siya kay Magnus. Mahal na mahal din kita. At araw-araw kong ipaparamdam sa iyo yun ng anak natin. At paglipas sa ilang taon ay kinasal na nga silang dalawa ni Magnus at pareho silang walang pinagsisihan sa kanilang naging desisyon dahil pareho nila na mahal ang isa't isa at pareho nilang nahanap ang kulang sa kanilang mga puso sa bawat isa. Ngunit bago sila kinasal, pinatawad muna ni Magnus ang ina ni Hugo na si Tasha sa lahat ng mga kasalanan na nagawa nito noon.
Nang dahil dito, natuto silang magpatawad, lumimot at magparaya at lalo silang naging masaya at napuno sila ng pagmamahal. Nag-aral muli sa kolehiyo si Ming sa kursong engineering at ang anak naman nila na si Hugo ay pumasok na rin sa eskwelahan. At nung makapagtapos si Ming sa pag-aaral at maging isang ganap na engineer, saka lamang nila binigyan ng kapatid si Hugo. At sobra-sobrang kinasaya naman nilang lahat ang pagdating ng kanilang napakagandang prinsesa na pinangalanan nilang Happy. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!